Nagtanim si Apollo o nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalagos.
Hindi ang nagtatanim ang nagtitilig ang mahalaga, kundi ang Diyos. Sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at nagtitilig ay parehong manggagawa lamang. At bawat isa ay tanggap ng gantipala ayon sa kanyang pagsisika. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ang gusali ng Diyos ayon sa kagandahang loob ng Diyos na akin. Nilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Sapagkat wala ng ibang pundasyon, maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ng ginawa ng bawat isa. Kung itinayo sa ibabaw ng pundasyon na hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung nasunog man, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya kaya lang ay para siya nagdaan sa apoy. Hindi ba niyo alam na kayo'y templo ng Diyos at ang niniraan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Amen. Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili kung may nag-aakalang si matalino ayon sa sanibutang ito. Aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong, sapagkat ang karunungan ng sanibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nagsusulat, ginagamit niya ang kagustuhan ng mga marunong para mabitag sila. Ayun, palakpakan po natin ang salita niya. Eh, ang title ko po ay, sino ang pundasyon mo? Ano ang pundasyon mo? Ayun, punta po tayo sa 6. Ako ang nagtanim, si Apollo ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Ayun, di ba sabi nga po, hindi natin masasabi na tayo ang nagpalago sa isang ating tinanim dahil walang ibang makakapagpalago sa atin kundi ang Diyos, di ba? Minsan sinasabi ng iba na, ay ako nagtanim niyan. Pero hindi naman nila nagagabayan, pero nalago. Meaning, hindi ko yung nagpapalago, kundi yung pagkilos ng Diyos, di ba? Ay, sabi naman dito sa 8, ang nagtatanim at nagdidilig ay parehong magagawa lamang. At bawat isa ay tatanggap ng gantipala ayon sa kanyang pagsisikap. Ayan, tayo isa is manggagawa lang, di ba? Bawat isang nanggagawa, doon na dapat maging maingat tayo sa ating mga gagawin, mga hakbang. Lalo na pagdating sa gawain sa Lord, di ba? Tayo ay pare-parehong manggagawa lamang. Kaya parang walang makakaangat, ba? Kundi ang Diyos lang. Ayan, tabi naman dito sa 11, sapagkat wala ng ibang pundasyon na aaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Jesucristo. Ayun, wala nang ibang titibay pa kung ang ating naging pundasyon ay ang Diyos, di ba? Di ba? Amen! Ayun, di ba? Mas talagang napakatibay pag ang Diyos ang pundasyon mo. Walang ibang makakatibag, walang ibang makakasira. Ayun, di ba? Tapos sabi sa 12 ay, may nagtatayo ng gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato, mayroon namang gumagamit ng mga kahoy, damo o dayami. Makikilala uri ng gawa ng bawat isa sa araw na paghuhukom sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ng ginawa ng bawat isa. Ayun, wala. Kahit ano pang materyales ang gamitin mo, nakikita at nakikilala talaga ang ating mga gawa sa pamamagitan ng pagiging matatag, di ba? Bilang isang music team, yun, dapat is matatag ang ating pundasyon, which is si Lord, di ba? Kaya no reason para makapasok ang kaaway, di ba? Dahil ang Lord ang ating pundasyon. Kaya wala dapat tayong katakot na baka masira, di ba? Kasi kung naniniwala ka na ang pundasyon mo ay ang Lord, walang sino man ang makakasira nito. Di ba? At sabi sa 14, kung anong itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ayun na. Kaya pag nasira o madaling nasira ang pundasyon mo, siyasatin mo na yung sarili mo. O siyasatin mo yung mga materials na ginamit mo. Baka kasi, hindi na ang Lord ang pundasyon mo. Kaya agad nasira yung iyong tinayo. Di ba? And sabi naman dito sa 17,
Paparusahan ng Diyos ang sinong mong magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo. Ayun. Tayo ang templo ng Diyos kaya walang sino man ang kaya sumira sa atin dahil sabi, ang sino mang magwasak sa templo niya ay magkakamit ng kaparusahan. Kaya kapatid, walang sino man ang maaaring magpabagsak sa iyo kahit si Satanas pa. Diba? Kasi napaka-power ng ating pundasyon. Ay, tapos sabi dito sa 18, huwag dayain ninyo man ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya'y matalino ayon sa salibutan ito. Aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Ayun, huwag mong ipagmayabang ang sarili mong lakas. Diba? Dahil maaaring malakas o matalino ka sa salibutan, ngunit mangmang ka sa gawain sa Lord. Minsan, mas okay na maging mangmang sa salibutan o mas okay na aminin natin na mangmang tayo. Dahil doon, nakikita yung tunay na karunungan. Ito yung sabi sa 20. Gayunman, batid ang Panginoong iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. Ayun, ang pagiging marunong pala sa salibutan ay walang kabuluhan. Kaya mas maigi na mangmang ka sa gawain sa salibutan kaysa sa gawain sa Lord. Kasi mas kinakalugad din ng Lord yung nung may runong ka ba sa gawain sa Lord. Na hindi yung sarili mong runong o lakas ha, kundi yun ay nanggagaling sa yung pundasyon na, which is the Lord, diba? Ay nga, punta na tayo sa conclusion. Sa conclusion ay, sa mga taga-Korinto, 22-23. At dito, kaya tuwag magmanakit para siya yung tagasunod ng sinuman, sapagkat ang lahat ay para sa inyo, si Pablo, si Apollos at si Pedro, ang salibutan ito ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap, lahat ng ito ay para sa inyo. At kayo para kay Kristo, at sa, si Kristo naman ay para sa Diyos. Ayun. Huwag mong ipagmalaki ang mga karunungan mo, dahil ito ay amang mga sa paningin ng Diyos. Bagkos aminin natin na tayo mangmang upang makamit natin ang tunay na karunungan na nagmumula sa Diyos. Ayun. Aminin lang natin na wala tayong magagawa kundi wala ang Diyos. Wala yung pundasyon natin. Ayun, sa Lord ang pinakamataasan. Amen. Natin ang Lord. Yes, maganda po yung minsan na-realize natin na minsan nawawala na tayo din sa background natin. Kung saan lang tayo nagmula. Diba minsan? Kaya ito kasi yung chapter na kasi ito, yung sa chapter na ito kasi may pinapoint ang Lord sa buhay natin. Lagi tayong pinapaalalahan ng Panginoon na no matter na ano man yung nagagawa natin sa buhay, ano man yung nalalakaran natin ngayon, ano man yung nararating natin ngayon, ito ay nauuwi din. Diba? Nauuwi din lahat ng ito ay sa Panginoon. Sabi nga dun sa last, diba? Yung sa word niya na, therefore, let no one glory in men, for all things are yours. Sa Diyos pa rin. Kahit na ikaw, simula pa ang nagtanim. Kahit na ikaw, noong pa man ang nagdidilig. Kaya kung natatanggap, kaya natin natatanggap ang pagpapalang ito ayon sa ating pagpapagal. Pero sinabi ng Lord, iisa ang nagtatanim at ang nagdidilig. Diba, iisa? Pero lagi natin isinasaisip, dapat isinasapuso natin. Kaya natin natatanggap ang bagay na ito, yung mga pagpapala. Dahil ayon sa ipagpapagal, diba? Pero hindi dahil ikaw ang nagtanim, hindi ikaw ang nagtitig. Diba nga? Lagi natin iniisip all the way. O every time na may ginagawa tayo, alam mo sa sarili mo na hindi ikaw yung nagpapabago sa tao. Diba? Aware tayo dun. Pero ikaw yung lagi nag-encourage sa kanya. Ikaw yung lagi nagpapaalala sa kanya. Pero pag dumating yung panahon na siya ginamit ng Lord, di ba? Parang binibigyan tayo ng Lord ng babal na hindi pa rin dahil sa inyo. Di ba? Kasi kung paano mo tinitingnan ang tao na instrumento din, gayon din, ikaw din nagre-reflect din sa inyo. Parehas kayong instrumento ng Diyos. Kung bakit napapag-isa ang nagtatanim at ang nagtitig. At the same time, di ba? Sino pa rin ang nagpapalago? Di ba? Ang Panginoon pa din. Kaya sabi ng Lord dun sa pahuli, diba? Let no one, sabi niya, hindi pa rin mag-glory ang tao, kundi ang lahat pa rin ay sa Panginoon. Diba? Tinuturuan lang tayo palagi na laging magpakababa. Diba? Yung humility and humbleness lagi. Pagpapakumbaba at pagpapakababa natin ay palaging naroon sa buhay natin. Ano man yung marating natin. Sabi nga, karunungan naman,
kung pinagmamalaki mo yung karunungan mo noon sa sanlibutan, ay baliwala lahat yun. Diba? At yung sa ginagawa naman natin kapag nandito na tayo sa loob ng ground ng pagiging Kristiyano natin, lagi nating gawing pundasyon ay ang Panginoong Jesus, hindi ang ating sarili. Diba? Ang tao kasi hindi natin nilalapit sa ating sarili para maging habol sila. Diba? Para maging ano sila, maging ka-close sa atin sila. Hindi naman laging ganun. Diba? Inilalapit natin sila, dapat alam natin sarili natin kung bakit tayo nag-share, di-disciple. Inilalapit natin sila unang-una sa Panginoon. Diba? Para magkaroon sila ng relasyon sa Panginoon. Diba? Kasi yung relasyon natin sa tao, basic na yun eh. Diba? Ang gusto kasi ng Lord, lahat tayo. Diba? Lahat ng tao na wala pong relasyon sa Kanya magkaroon. Diba? At tayo yung ginagamit na instrumento ng Lord. Diba? Kahit na mawala ka dito, sabi nga, binabasa ako, na in love lang na wala na sa church. Diba? May ganun din naman. Diba? Diba? Parang nagtagumpay lang na wala na sa church. Diba? May mga paalala, may paalala ang Lord sa atin. Hindi naman lagi gano'n, diba? At sana naman maisip natin kung ano yung matayuan mo o kung yung tinatayuan mo ngayon natin lahat. Sino, diba? Naisip natin na walang iba kundi ang dahilan pa rin na yung Panginoon Jesus. Diba? Wala nang iba. Wala nang iba. Pundasyon natin nga, sabi nga, kung sino man daw ang nagtanim na hindi gano'ng katiba yung pundasyon nila ganyan, mawawala yun kasi hindi si Jesus, diba? Ginawa mong pundasyon. Diba? At sa bawat ministry yung pinapasukan natin, ginagalawa natin, kung bakit ka tumatayo, kung bakit nagpapagamit, kung hindi si Jesus ang pundasyon mo, yes, hindi ka magtatagal sa ministry. Yes. Hindi mo mag-glorify ang Lord kahit na tumatayo ka. Diba? Kasi hindi ganun ang pundasyon mo. Diba? Dapat si Jesus pa rin, all the way talaga, wala nang iba. Kasi kung, ano ba ang dahilan kung bakit nandito tayo, diba? Diba? Gusto natin ang kaligtasan. At gusto natin magamit pa tayo, marami pang maligtas. Diba? Nagpapaalala lagi ang Lord sa atin dito. So, pag kasi binasa natin, ang ganda kasi nyo ito eh. Po, maraming revelation. Sabi nga, tayo dito ang templo ng Diyos. Tama naman. Yes. Diba? Wala nang iba. Sabi nga dun sa words ng ano eh. Sa shenere niya ano. Sabi nga, all creation is good and no one to be refused. Diba? At pero sa lahat ng creation ng Lord na maganda, mabuti, tayo ang nangingibabaw mga tao. Kaya nasabi na tayo ang templo ng Diyos. Diba? Hindi naman, ito, templo ginagalawa natin. Oo, ito yung, ano eh, yung natural na templo. Pero ang, hindi naman ito yung uhusgahan ng Lord eh. Kaya maganda ba ang templo? Nag-church ka na ba? Kung hindi, wala po sa imbiyak no, hindi. Tayo pala ang tunay na templo ng Diyos. Diba? Kung paano natin ginagawa ang gusto natin maging mega, dapat tayong puso natin maging mega din. Maging mega sa effort, maging mega sa love, maging mega sa pagtitikis. Yun ang gusto ng Lord. Diba? Kasi para manahan siya ng manahan sa atin. Diba? Tapos hindi na matiki, hindi matatapos ang paglilingkod natin ito hanggat tayo ay nabubuhay. Hanggat hindi pa bumababa ang Panginoong Jesus. Kaya yung iba, sumusuko na agad. Diba? Hikitin natin sila ulit. Diba? Manumbalik yung apoy sa kanilang puso. Diba? Dahil kung paano natin tinignan ang sarili natin, kung paano tinitingnan natin doon, kung paano tayo hindi nakakilala doon, doon din yung mga nasa labas. Tinitingnan natin yung sarili natin na ganoong kahirap nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoong Jesus. The same time, ganoon din ang itingin natin sa kanila para mas madali. Hindi dahil nakakilala tayo, tayo ay nagmamataas na. Diba? Lagi nagpapaalala ang Lord. Na, kahit ikaw mismo nakaalala na at yung hindi pa nakakilala sa labas, kung wala ang tunay na pundasyon sa'yo, magkatulad pa rin tayo kung nasa labas at nasa loob. Diba? Anong pagkakaiba nun? Pagkakaiba nun, hindi na napasok ka sa templo. Sila hindi. Pero dahil wala naman talaga sa puso mo ang paglilingkod o ang paglapit sa Lord, magkatulad pa rin. Diba? Anong pinagkaiba nun? Diba? Kaya yung sinasabi ng Lord, diba? Tayo, the way lagi tayo may gagawin, hindi dahil sa sarili nating lakas. Kung bakit nga tayo nananalangin, bigyan mo po kami ng lakas. Tapos sasabihin natin, sa sarili nating lakas. O paano mo na ipanalangin yun? Diba ang kapal ng mukha natin doon? Bigyan mo kami ng buhay at ng kalakasan. Pero pag may bagay tayong na-accomplish,
agad-agad natin gusto nating maipagmalaki na gawa natin yun. Na tayo ang may dahilan kung bakit nandoon. Diba? Sample, sarap ang sasabi. Pag nagtanong siya, ilan na ba ang nadala mo? Pero sinabi niya, wala. Kahit isa. Humbleness. Amen. Hindi. 16 ang nadala mo. 25 ang nadala mo. Diba? Hindi ganun. Kasi, kung sino sila ngayon, ganun ka rin doon. Diba? Ganun lagi ang pagtingin natin sa sarili natin. Nagre-reflect lang. Diba? Sabi nga, kung paano mo tingnan, kapwa mo, ganun mo din tingnan ang sarili mo. Diba? Kaya hindi na, dahil hindi dapat pumapasok doon. Lagi, yung pag yung comparison, yung pag-judge natin sa tao. At laging maging aware tayo kung paano natin mag-judge ang tao. Kasi daw muna natin ang uwing nagkatahilan sa ating mata bago natin sila. Diba? Humbleness pa rin tayo na doon pa rin yung love. Diba? Inaakay tayo ng Lord eh. Kaya sabi ng Lord, may paalala siya na mag, kung kayo talaga, sabi nga, sa base sa ating pagpapagali, magpagalman tayo, sana may kabuluhan naman, yun ang maganda. Diba? Huwag tayong magpagal ng walang kabuluhan. Diba? May mga kasi, may mga pagpapagal kasi na walang kabuluhan at may pagpapagal na may kabuluhan para sa Panginoon. Para hindi tayo, alam niyo yun, malito, umalin lang ng kaaway. Isipin natin, yung ginagawa ba natin ngayon, parang gano'n. Diba? Yun ba ay nararapat sa Panginoon? Diba? Yun ba ay may balik na gantimpala sa Panginoon? Diba? Kasi nawawalang kabuluhan lang yung pagpapagal natin kung hindi nga natin isesentro ang Panginoon sa puso natin. Diba? Sabi nga, Jesus be the center lagi. Ano man ang gawin natin. Again, yun yung paalala ng Lord na hindi mawala siya. Na hindi mawala sa isip natin kahit na tayo mga kabataan pa lang. Kahit na pinagtagumpay, na pinagtapos na tayo ng pag-aaral, makuha ng magandang trabaho, kapunta sa iba't ibang bansa, hindi pa rin dahil sa atin. Diba? Kaya nga, meron tayong waiting season na tinatawag. Diba? May harvesting season, may waiting season. Kung pinag-waiting season pa lang tayo, sabihin, gusto pa ng Lord na magtanim, magdilig pa tayo. Diba? At darating naman yung pag-harvest natin sa Kanya eh. Which is yun na yun. Yung pagpapaala na dahil ayon sa yung pagpapagal. Diba? Kaya waiting season tayo. Habang ginagawa natin to, gawin natin ang buong puso, buong lakas, buong isip, at buong kaliluwa. Kung hindi natin binibigay yung the best natin, kahit na yung ginawa mo ngayon, diba? Walang kabuluhan. Diba? At ang lahat ng magagawa pa natin, pwedeng sabihin natin, wala ting kabuluhan. Sabi ng mama. Diba? Pagkakaroon ng kabuluhan lang ito, diba? Palagi. Lagi kong sinasabi, paulit-ulit. Diba? May isa buhay natin. May isa puso natin. Diba? Si Kristo Jesus. Diba? Ang sabi nga, ang sa Diyos ay sa Diyos. Diba? Sabi nga, kaya nga nag-example si Jesus dun sa unang verse pa lang. Si Apollos, kay Apollos, kay Apollos. Diba? Kung sino man yung tinitingala ng tao, inaari mo na ikaw ay sa kanya. Sa doon pa sa taong yun. O doon pa naman sa kabila. Diba? Kung sino nag-training sa'yo, yun ang pinagmamalaki mo. Diba? Pinagmamalaki natin yung tao, yung nag-in yung paminsan. Diba? Yung mga tao, naliligaw na tayo minsan. Oh, may ganun. Leader na natin yung ating inaano. Ma-excuse na. Ito ang kailangan talaga maintindihan ng mga flocks. Lalong-lalo na sa may mga inaalagaan, sa mga satellite. Kasi dumadating talaga yung time, dipitan niya na iba yung nagtatanim, at iba yung nagdidilig. Pero ang nangyayari, kapag napamahal na sila dun sa nagtanim, at aalisin ni Lord John, magpapadala siya ng magdidilig, inaayaw nila kadalasan yung magdidilig. Kadalasan nila nun. Kasi napamahal na nga sila dun sa nauna, pero hindi nila alam ang i-redeem nila ay si Lord. Dapat nilang maintindihan na wala sa kanila yun, wala sa nagdidilig, sabi sa nabasa, wala sa nagtatanim, kundi dun sa nagpapatubo. Sino si Lord? Kaya dapat nilang maunawaan, ano man yung ipadala sa kanila, dapat tanggapin nila. At si Lord naman eh, wala lang doon sa taong yun. Nandun din si Lord doon sa taong ipinadala. At yung kinakailangan nila, kaya kinakailangan nilang maintindihan, kapag may umalis, tanggapin, forgive ba and forget. May mga ganun. Kinakailangan, pag may inamin si Lord, eh, tanggapin mo. Then, kapag may ibinigay ulit, tanggapin mo, makaling mo magpasakob ka doon. Kinakailangan namin yung submission mo kasi
si Lord din yung padala din niya, Lord. Kaya ganun yung nagiging issue kasi sa atin. Di naman yun yung nanay ko. Di naman yan yung nag-alaga sa atin. Kaya hindi tama. Tama, yun din yun. Naano na namin yun, Lord. Hindi dahil yun ang nanay at tatay mo, diyan ka lang susunod. Yun ang mali, pagkakamali kaya nahihirapan ng isang kabataan, ang isang yun na problema. Kasi minsan, masyado na sila doon. Sabi ko nga, ang relasyon sa tao. Kung sino yung isinasign sa'yo na mag-aalaga doon papasakop, yun ang mahalin mo sapagkat yun ay ginagamit ni Lord para sa'yo. Kung paano ni Lord ginamit yung una-una, doon din nagagamit ni Lord. Kaya hindi dapat natin ismolim, or minsan na-underestimate natin ng isang tao na leader natin kung anong kailugin kasi mas magaling yung nagtanim. Kasi mas effort yung magtatanim, hindi andin lang kasi magtitilig ano. Pero saying yun na so wag dapat natin i-reject o pintasan kasi yun yung napipintasan natin. Ano yun po yung dapat maintindihan naman. Kaya yung umaasay, kasi hindi permanent po ang pag-aalaga natin. Hindi permanent. Parang ano yan eh, parang panghuli ng isda, iba ang nangiwas, iba ang nagluto. Iba ang kumain. Ako nagpalat ng mangga, ibang kumain. Ouch! Yung mga tao naman na binigay sa atin ng Lord, ang iniintay ay yung unang muna pa din. Ay hindi na yun, iba-iba na. Iba-iba sa atin talaga, pwede kumawa. Dapat kaya mag-ready ang puso natin sa ganun. Hindi lang dahil nandun lang tayo sa lugar ng doon lang tayo habang buhay ka pumatay tayo hindi ba? Hindi na namin ka kapag bubukaw. Yes. So, dito lang ang puso-puso ka. Maaaring gusto mo nga sa kanya, pero dapat mas gusto din natin sa Panginoon. Ini magsubok din sa mga leader. Oo, pagsubok din. Pero yung leader talaga, tinuturoan din. Pero ang pinaka-bottom line nun, eh, kinakailangan talaga matanggap ng class kung sino niya sa inyo. Oo, yun. Kasi si Lord yung nagtalagos. Kasi minsan, nahadlangan kasi yung blessing. Nahadlangan niya, kung nire-reject mo kasi yung tao ni Lord, yung man of God, eh, hindi mo matanggap niya yung blessing. Oo. Kaya kung nasa inyo, kaya kung tanggap po sila, pasok sa inyo ang pero kasi nga, sila ang tanggap sila. Sila ang tanggap, hindi natin pumaan. Siya lang ang tanggap. O yung iba, paano? Paano ang ibang leaders? Hindi ka na makikinig. Iba, hindi ka na magpapasama. Ano naman tayo? Para kung tinuturuan sa leader, then natuturuan. Lahat. Kung hindi niya matanggap si bagong leader na pinadala si Lord na magbibigay, walang matututunan. Walang natututunan si Blacks. Dapat niya doon. Meron ko pa. Kahit mo na pang mapuriling doon sa mga tao sa pagdala lahat ng bagay na isa yung Panginoon. Kaya tayo pag dapat na ipagpapuritan. Lahat para sa isang Panginoon. Kaya yung tinuturuan lahat tayo yung sa patay. Ano pala si Cynthia? Pablo, ang mga alaga na itanim sa inyo si Kristo. Pero pa doon yung nag-bautis mo ako kaya ano lang si Bautis si Juan na nag-bautis mo sa akin si Juan nag-bautis sa akin pero ang totoo si Holy Spirit. Yes. Holy Spirit. Paalala na mga tayo pati ng mga ligaw na
Sige po, minsan patay po, ipanalangin po natin. Yes, Father God in heaven, maraming po salamat sa mga offering na ito ngayong umaga ito. Patuloy na pinalilinisan mo po ng iyong banat ng pangyayang dugo. Patuloy na maging karapat-dapat at maging mabangusin niyo sa iyong banat ng harapan sa Panginoon. Salamat po sa patuloy na nagbibigay at patuloy na ibon ng kanilang mga puso upang patuloy na makapagbigay. God, pinabansin sa amin na mga, yung mga wala ay bigyan mo din po sila ng maraming pangbigay para po sa iyo, Lord. Yung pang-offering na karapat-dapat para sa iyo. At lahat ng aspeto ng aming buhay ay alam kong ipoprovide mo po kahit na yung dinidiscern ng aming mga puso. Maraming pong salamat, Lord. And we declare and we pray, Lord, na tinanggap na namin lahat ng aming mga panalangin, O God. Lahat ng ito ay para sa iyo. At tanggapin mo po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo po ay manalangin. Ipag-pray po natin. Ano po ba ang narinig natin sa labas? Sa mga hipin. At mga diba? Yung mga talagang news natin. Marami nang nanonood ng live kagabi. Yeah. Tarang na tabay sa pagkinarina. Kalahati yung isa eh. 70 plus lang isa, isa mag 40k. Oo. Start na ba na yung kampanya? Kahapon po. Mga ibang lahi ang nag-ano? Bata na pa naman. Okay, hindi na pinapansin muna yung mga na kandidato ay kanya-kanyang probinsya. Ang Lenny po ay sa Naga. So, ang mga magulang na tipo din sa ating kapatid nila yung pag-pray na. Pakita nila yung gyore ng Lord sa kanilang tuloy. Maghapon sa kabataan yung bago ka pa lang din ay buo kami leader kami maghapon na dito. Punta na ko baga, gabi na nauwi. Mali mo sa mga kabataan ganyan ay. Nasabihin sa iyo na magulang mo na hindi nakakalala. Okay, nasa ba kami isang oras lamang at balik yung maghapon na dito. Hanggang gabi. Ay, kita mo muna. Siyempre, gamitan din naman natin ng sensa. Saan talaga ang kabataan? Satellite churches, area, bayan, parang pabuksan, hindi lang parang kundi bayan at sa iba't ibang panahulo. Alam mo, magkaroon tayo ng ibang bansa, di ba? May maubalo yung na, sino ba't maubalo na nagbito kasi ibang bansa, nagbupas, di ba? Pwede yung Christian leader. Eh, pag-pray natin at yung mga personal prayer, isama nyo na din. Kahit pa-singit lang, sabi nga mahalaga yung mga pag-pray tayo para sa ibang tao. Alam mo ng Lord yung sa sarili natin. Yung pag-pray natin. Pag-pray tayo. Kung ano yung impress ng Lord sa ibang tao, pag-pray natin. Sige tayo yung mawit sa mga pag-pray natin.
ako nang di kayang tumbasa. O Diyos ng katarungan at katwirana, kahit minsan ay pinabahiya ng kamatayan, kamalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang walang kamay na masunian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa, yakap mo ako sa aking kalungihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasa. Thank you.
more knowledge sa ating bataan. Minsan ba, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa muling nakalag na naman namin yung informasyon na nagagaling sa'yo, Panginoon. Minsan, papakaingatan mo yung bawat isa, Panginoon, sa pag-uwi, Panginoon, na papadala ko nito yung mga kami, Panginoon, mag-aakay sa kanila, Panginoon, pa-uwi, Panginoon, walang nangyayari at magaganap, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Kinaiklaim ito ng kadagong payat, Panginoon, nang mag-aap na ito, Panginoon, sa midweek, Lord God, sa passion, Lord God. Maraming maraming salamat, Panginoon, during Jesus Christ in His name. Amen. Amen. Ayaw ko tumayo lahat at itaas ang ating mga kamay. Umayo kayong taglay, mamasaganang, biyaya, yes. Pagpapala, nagdaling sa Diyos. Yes. Ito'y magdudulot sa inyo ng kapakumbabaan sa inyong mga puso upang kayo itaas, patuloy na itaas ng Diyos. At patuloy na ang Diyos din ang mataas sa inyong mga puso. Umayo kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At sa Diyos lamang ang pinakamataas na pag-uri, pagsabat at ulhati sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ay magsabi ng Amen! Thank you all! God bless you all! God bless you all!